Pagkabukas ko pa lang ang lakas ng amoy niya. Kaka-recover ko lang sa sipon. Oh no! Mukhang sisipunin ulit ako. Ang baho ng aking kwarto. Oh my god. Paano ako magtitisis nito mamaya? Hindi ako makakit over sa amoy. Kumusta? Ako nga pala si Love. At sa video ngayon, isa-swatch natin ang Pretty Secret Nail Color Collection in Pastel. First impressions tayo. So, itong nail polish ay gawa sa mainland China. So, nakalagay naman dito ilan yung content niya. So, 6 ml lang siya per bottle. So, parang 24 pesos 25 cents. 6 ml. O kaya pala siya 99 pesos lang. Kasi konti lang pala yung laman niya. Wala siyang shade names. Kahit number, wala. So, hulaan na lang tayo ng tawag dito. Wala naman siyang ibang claim na sila ay vegan, cruelty-free, toxic-free. Wala silang ganung claims. Buksan na natin. Actually, nabuksan ko na ito. Meron siyang isang toe separator na libre. Ginamit ko to nung nag-gel pedicure ako sa sarili ko. Hindi ko to gusto. Sobrang sakit nito sa paa. Huwag niyo pong gamitin. Magano na lang kayo. Rag-roll na lang kayo ng tissue. Kasi yung gamitin yung pang toe separator. So, ito yung apat na pastel color. Walang name. Walang nakalagay. Sobrang blanco. As in yung Pretty Secret lang yung nakalagay sa kanyang button. Oh no! Pagkabukas ko pala ang lakas ng amoy niya. Kaamoy niya yung plastic balloon. Tandaan niyo ba yun? Yung plastic balloon na lang. Kaamoy na kaamoy niya. Sana nag-effort na rin sila na lagyan to ng identification. Dahil nag-effort naman sila sa packaging, may liver tato separator na napakasakit gamitin. Okay, so yun yung mga first impression ko. Start na tayo. Simulan natin sa color pink. Sa first coat pa lang, kita na yung brush strokes niya ay hindi nagsusmoothen out. Ang resulta nito, hindi even ang kanyang application. Medyo makapal yung kanyang formula, pero uneven din ang kanyang kulay. May mga bald spots. Oops! Hindi ko siya ma-consider na pastel pink shade. Para sa akin, masyado na siyang bright para maging pastel. Sa second coat naman, hindi pa rin talaga nagsusmoothen out yung kanyang brush strokes. Mas lalo lang na-emphasize yung unevenness. Hindi pa ganun ka-even yung application, pero magsisettle na lang ako sa two coats. Narito ang two coats ng color pink. Walang top coat, may top coat, at yung may matte top coat. Sunod ay ang color blue. Kaparehas ng color pink, medyo bright na sila para i-consider na pastel shades. Kita nyo gaano ka-bright blue yung kanyang shade. Since deeper shade siya compared kay pink, hindi masyadong halata yung unevenness ng color payoff niya sa first coat. Pero kung titignan ng mabuti, yung brush strokes niya ay halata pa rin. Sa second coat naman, mas kinapalan ko na ang aking application. Natakpan na yung mga uneven or yung mga bald spots. Mas naging buo na rin yung kanyang kulay.
narito ang two coats ng color blue, walang top coat, may top coat, at may matte top coat. Sunod naman ay ang color violet. Masasabi ko na pastel shade talaga ito. Since lighter shade ito, mas halata sa kanya yung unevenness ng application at kahit makapal ang kanyang formula, mahina ang kanyang color payoff. Kitang-kita nyo yung kanyang bald spots. Wala namang ridges yung aking mga kuko pero hindi talaga smooth ang kanyang application. Makapal ulit ang aking second coat pero hindi pa rin natatakpan yung mga bald spots. Hindi naman ako madiin mag-apply at pinapatuyo ko naman yung first coat bago mag-apply ng second coat. May ilang beses na parang nabubura nung brush yung first coat. Narito ang two coats nung violet, walang top coat, may top coat, at may matte top coat. Ang panghuling shade, ito ay ang tinatawag kong melon. Ito ay isang pastel yellow-orange na shade. Katulad ng pastel violet, lighter shade ito. Halata rin yung kanyang unevenness. Halatang halata rin yung kanyang mga brush strokes. Ito yung pinakagusto kong shade sa collection ito. Kaso nga lang yung formula ay hindi ko gusto. Sa second coat naman, mas naging buo na yung kanyang kulay. Pero nga lang, hirap pa rin akong i-cover yung kanyang mga bald spots. Kahit na uneven yung kanyang color payoff, hindi pa rin ako nag-three coats. Dahil masyado nang makapal yung mga layers ng nail polish na na-apply ko. Narito ang two coats ng melon. Walang top coat, may top coat, at may matte top coat. Summary. Una sa lahat, ayoko ng formula niya. Makapal siya para sa akin. Tapos sobrang patchy. Tapos, yung brush strokes niya, hindi siya nagsusmoothen out kapag natutuyo na siya. So, kailangan makapal na top coat yung ilalagay mo. Pero nga lang, mas lalong kakapal yung layers kung lalagay mo pa ng makapal na top coat. Kasi, makapal na yung color polish in the first place. Okay naman yung kanyang colors. Ayoko lang talaga yung formula. At yung amoy. Madalas, kapag nag-swatch ako, maximum ko na ata yung 3 layers. Pero dito, hindi ko magawang i-3 layers. Aaminin ko, nagmamadali akong matapos yung swatch. Kasi hindi ko na kinaya yung amoy. Baho na ng kwarto ko. Gagawin ko pa yung thesis ko mamaya. Ang baho ng kwarto ko. Okay, mura siya. Pero marami pa dyang mas mura. Na hindi naman ganito kalala yung formula. And yung amoy. Ayoko talaga yung amoy. Siguro kung college ako. Or high school. Na naghahanap or nagbibuild up ng nail polish collection. Worth it ba to? Ibang brands na lang itry nyo. Kasi meron naman dyang local na 30 pesos, 20 pesos yung, or meron pang 14 pesos yung maliit lang. Doon na lang. Kasi karamihan ng mga nail polish ko na makapal, ang formula, kahit papaano, opaque
yung kanyang color payoff. Try nyo na yung ibang brands. Magbe-mention pa ba ako ng brands? Ang dami dyan sa supermarket, diba? Mas okay yun. Na-try ko na yun before nung wala pa akong budget. Kung mention may budget ka, The Pretty You. Bawaan ako ng video tungkol kay Pretty You. Okay siya. Walang amoy. Promise. Ito, makapal na nga yung formula niya. Hindi pa ganun kaganda yung kanyang color payoff. Napaka-patchy. Hindi ako makapag breathing, exercise, meditation dahil ang baho ng aking kwarto. Oh my God. Muli, ako po si Lab at maraming salamat sa panonood po ng aking video.